Ang programang ito ay rated SPG. Strictong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hello guys, good afternoon. At ngayon ay punta naman tayo sa ating palabas sa nagbabagang luha. But before that, please don't forget to like and subscribe my channel and please click the bell button para ma-notify kayo on my next video. Without further ado, let's start! Ang pamagat na ating nagbabagang luha for today is Akin Ka Na Lang. So dito guys ay, di ba pinapunta ni Mrs. Monter itong si Maita doon sa resort dahil kakausapin daw upang tulungan daw siya para maging maayos na daw sila ni Alex. So, nung pagdating niya ay tumawag dito si Mrs. Monter at sinabi niya dito na doon sila magkikita sa garden. Ngunit pagpunta niya doon sa garden ay iba yung nakita ni Maita. Nakita niya dito na naghalikan at nagyakapan itong si Alex at saka itong si Judy. Kaya nagalit siya dito at nag-away na naman sila dito and then umiyak itong si Maita dahil parang hindi pa rin siya na ano ba, parang hindi pa rin siya na kontento, ginawa pa rin daw niya yung kanyang ikinagalit dito. Kaya ito namang si ano, si Shelo ay pumunta din doon at sinundan yung kanyang ate at yun nga, nagalit din siya. Tapos kinuha niya yung kanyang ate, iniwan nila yung si Judy at saka itong si Alex. So kaya umiyak itong si Maita dahil nga kahit ano pang nakikita niya or kahit ano pang ginawa ni Alex ay mahal na mahal pa rin niya itong si Alex. Kaya malungkot siya dito at doon siya sa isang puno nakatambay at tumitingin sa mga pictures ni Alex. And then ito namang si yung kanyang best friend na si Ben ay pinagsabihan siya dito na dapat daw i-open na daw niya yung kanyang puso sa iba para makalimutan na daw niya itong si Alex dahil sa paraan daw iyon ay makakalimutan niya itong si Alex. At sinabi naman ni Maita dito na kung ganyan lang kadali, ginawa na niya pero hindi madali eh kasi mahal na mahal pa rin niya itong si Alex. At ito namang si ano, si yung kanyang kapatid na si Shelo ay nung nalaman niya, ano ba kasing nakita mo ate? Sabi niya dito sa kanyang kapatid na si Maita. Sabi ni Maita, pinapunta kasi siya doon ni Mrs. Monter. At nung pumunta siya doon, ay nakita niya dito na nagyayakapan at naghalikan itong si Judy. Or si Judy ba yung umalik kay Alex dito. Kaya yun, nagalit siya. At ito namang si, ano, si yung kanyang kapatid na si Shelo, ay nabasag yung baso sa kanyang kamay kaya nasugatan siya dito dahil sa kanyang galit kay ano, kay Judy. Malandi daw itong si Judy. So kaya gumawa siya ng paraan dito, sinabi niya sa kanyang best friend na yun nga, malandi na itong si Judy, tapos yun nga, meron siyang nagalit siya dito. Kaya pumunta siya doon sa kay Judy at inaway niya ito at sinampal, tapos meron pa siyang kinuhang bottle doon na may lagay na asido daw yun, pero suka pala. Buti na lang at suka dahil kung asido, patay na yung mukha ni Miss Judy. And then, yun nga, nag-usap na naman si Mrs. Monter at saka ito si Judy sa kanilang plano dahil nga plano nila lahat na sirain or hindi na magbati itong si Alex at saka si Maita dahil gusto nga ni Mrs. Monter na si Judy yung kanyang makatuluyan. So bukas guys, abangan natin ang susunod na kabanata dahil itong si Shelo ay nag-imagine na naman kay Alex na gusto niyan magiging sa kanya itong si Alex. At yun nga, nung nanood siya sa kanyang cellphone sa picture ni Alex ay tumatawa pa siya dito, akin ka na lang Alex, magiging akin ka. At dumating itong kanyang ate at nagtataka, para siyang baliw kasi na tumatawa. So bukas guys, tingnan natin dahil merong gagawing strategy itong si Shelo upang lumapit sa kanya itong si Alex. So naligo siya dito ng pool at sexy siya sa kanyang
suot na two-piece. So, yun lang guys ang ating episode for today. At bukas, abangan natin ang susunod na kabalata. That's all guys. Thank you. Ha ha ha.